kaya naman po ay muli matutunghayan si Sang Panayam sa isang magiting na pulis dito po sa Bicol Region. At syempre, ang BHTV ay mapapanood sa BHTV Facebook account, sa YouTube at sa Presinto 5 page. Ang magiging bisita po natin ngayong araw ay dating Deputy Provincial Director for Operation and Administration sa Provincia ng Masbate, naging Deputy Provincial Director for Operation sa Lalawigan ng Sorsogon, Deputy City Director for Administration and Operation sa Naga City Police Office, at sa ngayon siya po ang Acting Chief of Police ng Iligan City Police Station. Walang iba kundi si Police Colonel Alejandro Monge. Sir, magandang umaga. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa iyo at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng programa pong ito. Ang inyong abang lingkod po, si Lieutenant Colonel Alejandro M. Monge II po. So, sir, welcome dito sa ating programang Servisyong Pangsiguridad. At ngayon, ang pag-uusapan po natin ay, syempre, makakita po tayo ng mga men in uniform, security ang pinag-uusapan natin. So, pag-uusapan po natin ngayong araw, ang abot po sa Servisyong Pangsiguridad. Sir, unahin ko na po, kumusta ang peace and order ng Iriga City simula po ng umaupo ka bilang Chief of Police? Well, ma'am, sa Iriga City po, umupo ako na bilang Acting Chief of Police po. Balikan po natin ang buwan ng Abril, kung hindi po ako nagkakamali, April 5 po, to be exact. So, humigit ko mo lang siguro mga 4 months pa lang po ako na COP. So, sa awa po at guide ng ating Panginoon ay mabuti naman po ang una ang peace and order. So, supportive naman po ang kapulisan at lalong-lalo na ang lokal na gobyerno ng Iriga City. So, hindi lang po yan, kundi kasama na po ang liga ng mga barangay. Very supportive po kang peace and order program ng Iriga City po, ma'am. So, sir, since naharap tayo sa problema sa COVID-19 or itong tinatawag nating pandemic, ano po ba ang pwede natin maibigay na payo sa ating mga kababayan or safety tips ngayong panahon ng pandemic? Sa ngayon, ma'am, sa totoo lang talagang hindi lang hirap na hirap, kundi talagang pinagsisikapan po natin na masiro. Kasi ang objective natin dito ay masiro talaga ang tawag dito, infection o ma-infect na tao. Ano? So, ang tanging ma-advise ko lang po sa kasyudad natin, kababayan natin sa Iriga. Una, ang disiplina muna. Disiplina. Disiplina sa sarili. At respeto sa kapwa natin. Kasi po, ma'am, ang hirap kung sige-sige natin ang paliwanag. Ito ang dapat sundin. Pero wala namang nakikinig at sumusunod. Yun ang napakahirap. Alam natin na ang motorsiklo, isa sa pinaka pangunahing transportasyon ng bawat isa sa atin para makarating tayo doon sa ating pupuntahan na madali. Pero hindi natin iniisip, isa sa dapat ialang-alang natin ay yung kaligtasan na dapat makarating tayo na ligtas. Alam niyo po, kaninang umaga lang is mayroong siguro dahil ang sabi ko nga, ang iba sumusunod na lang dahil sa takot. Pero gusto ko lang din sanang mangyari, sumunod sila kahit walang autoridad. Pag may nakitang autoridad o pulis, isusuot nila yung dapat isuot. Kanina muntik may ma-aksidente nakamotor dahil bit-bit niya yung shields. Gusto pa niyang isuot na nakamotor na siya, so medyo na-out balance dahil nakita ang pulis. Kumbaga, self sa sariling paniniwala na lang yun, ha? Para saan ba yung mask, face mask, para saan ba yung face shields, at para saan ba yung helmet. So ang helmet, of course, ma'am, sinusuot yan pag tumatakbo ang motor na nakasakay sa motor. Pero situate na nakatali dyan sa may leeg.
And then, yung face mask, may face mask ka na, may helmet ka na, yung face shield siguro. Para sa akin, hindi naman yung importanteng isuot mo na tumatakbo yung motor mo na naka-face shields ka. May, isa yun sa naging, sabi ko nga doon sa na pagsabihan natin kanina, na ang face shields, isa yan talaga sa ipinag-uutos. Pero kung magiging dahilan naman para ikaw ay ma-aksidente, huwag mo namang gawin yun. So kumbaga ma'am, depende na lang sa interpretasyon kung paano mo masusunod at magagawa yung pinapasunod na yun sa sarili mong paraan na wala namang naaagrabyado. Kumbaga sir, itong paggamit po ng face shield, ang alam ko kasi nito sir, gagamitin to sa pampublikong sasakyan, pampublikong lugar. Pero kung magmumotor ka na, tapos may helmet ka na, no need na magsuot ng face shield. Kasi sabi mo nga kanina, may muntik na ma-aksidente dahil doble-doble na. Imagine mo naka-face shield tapos mag-helmet pa. Yes, yes. Talagang mahirap po yon sa mga motorsiklo o sa mga motorista. Sir, dito po tayo sa ibang topic naman. Lahat po ng mga police station may tinatawag na best practices. Dito po ba sa Erica PNP, ano po yung sinusunod natin or kumbaga best practices po ng Erica PNP? Well, lahat naman pong station ma'am may mga tinatawag nating best practice at good deeds. Ang Erica City Police Station, isa sa best practice natin ay yung i-share natin yung naano ko lang kasi yung eksaktong tawag natin doon sa best practice natin. Pero may pamilya na kumbaga nangangailangan, needy. Yun yung ina-identified namin. Ano yun? Adapt ko pamilya. Parang ganyan yung isa sa best practice natin. Binibigyan namin ng kaunting groceries, kaunting tulong. Isa yun. At isa pa sa best practice natin ay yung feeding na pinapakain namin yung mga bata doon sa isang lugar na kung sa'yo nangangailangan din talaga ng mga nutritious food. Hindi ko naman sinasabi na hindi nutritious yung pagkain nila. Kundi isa sa paraan na ma-share din namin na maibigay. Pero sa ngayon, mama, yung ganung feeding program is because of this pandemic, parang suspended muna yun. Pero yung sharing, isa yun sa patuloy namin na ginagawa. Isa pa nga yung gusto kong gawin, yung Amazing Cup, yung best practice, yung tinatawag na Amazing Cup. Yung Amazing Cup, yun yung nandoon na lahat. Yung si Kapitan, maganda yung passing order, maganda yung passing order sa kanila. May program siya sa education, may program siya sa clean and green, may program siya sa environment, may program siya sa agriculture. At the same time, siyempre, yung 100% peaceful yung lugar niya. Yun yung isa sa plano namin na maging best practice na kung saan plano ko ngang iparating yun sa Sangguniang Bayan. Ang Amazing Cup, ibig sabihin, Amazing Cup, kapitan yun. Opo, punong barangay yung kapitan. Okay. So sir, dito, balikan natin yung about po sa pandemic. May mga laws ba or ito tinatawag na nating ordinances na kumbaga sinusunod natin para sa ating mga kababayan? Oh well, mayroon pong ano ma'am, mayroon pong ordinances or ordinansa ang lokal na gobyerno ng Iriga na kung saan na ipinapatupad yung mandatory wearing of face mask, yung social distancing, and yung personal hygiene, yung maghugas ng kamay, kailangan mayroong lababo, parang lababo sa opisina. Actually, sa opisina ko, sa opisina namin, may isang wash area doon na kung saan bago ka papasukin sa opisina, hugasan muna yung kamay, and then yung foot bath na kung saan doon mo ilalagay yung sapatos mo, tsinelas mo pa muna bago ka pumasok.
And at the same time, mayroon tayong high alcohol doon. So isa yun sa patakaran ngayon. Hindi lang yan, mga ginagawa na rin yan ma'am sa barangay, sa kanya-kanyang barangay. Kapon sir, sa mga business establishment or mga offices, sinusunod po ba ito? Yes ma'am. Actually, may mga nakakarating ng report sa amin na hindi pinapasok no yung una ma'am, mayroong hindi pinapasok na naka face shields. Wala siyang face mask, pero naka face shields. Nagreklamo po kasi hindi pinapasok ng isang security guard sa isang grocery store na ang usapan daw kasi is face mask, hindi face shields. So medyo na natatawa nga yung hindi pinapasok. Kahit ako rin, natatawa rin kasi in toto yung pagkakaintindi ng guard na face mask, hindi face shield. So, ibig sabihin, nag-stick lang siya doon sa face mask. Pero, ganun pa man, naka-face shields yung ali na papasok, pero walang face mask. Doon, nagkaroon ng hindi magandang pagtatalo kasi hindi talaga pinapasok yung naka-face shields. So ngayon na dahil sa mga usapin na yan, may face shields na, may face mask na. So kasama pa nga dyan sana, baka naka-long sleeve ka eh. Pwede na naka-long sleeve ka. And yung naka-guantes. Kasi nga ma'am, 'di ba, ang isang infected hindi naman natin alam or nakikita yung infection niya. Kung nakahawak siya tapos nahawakan mo rin yung kamay mo, ilinagay mo sa bibig, sa mata. So yun ang problema. So kaya isa sa ina-encourage natin yung of course una pagsuot ng guantes at of course yung alcohol. Kahit nga ma'am yung tricycle jeep na namamasada ngayon, bus, tine-check up natin yan, tine-check natin yan. Pagpasok sa AOR natin, doon sa border control checkpoint, isa yan sa tinatanong natin kung may alcohol. Kasi yun lang muna ang tanging maitutulong natin sa ating kapwa, ang mayroon tayong pang-alcohol. Saka yung requirements doon sa sasakyan na kung saan may footbath, nakagwantis yung driver, naka-face mask. And ngayon nga ma'am, ito na, may face shields na. So sir, public knowledge po na pag pumasok po ng lungsod ng Iriga, may checkpoint talaga dyan. And minaman po yun ang Philippine National Police, ng CDRRMO, mga volunteers. So, kumusta po sir yung monitoring natin sa mga checkpoints sa lungsod ng Iriga? Sa ngayon ma'am, ang Iriga City ay mayroong tatlong aktibong border control checkpoints. Yan ay galing sa bayan ng Baaw, Nabwa at Bato. So, yung buhi, may nagtatanong kasi sa akin. Sabi sa akin, sir, bakit yung buhi papasok ng Iriga or Iriga papasok ng buhi, wala ng checkpoint? Kasi po, sa Langsalana, dito pa lang sa San Agustin, sa Nabwa, saka sa may Salvation checkpoint. Sa Langsalana po dito, lalo na yung papasok sa buhi. Kasi yung buhi po is isang bayan lang po. Wala namang ibang papasok dyan talaga, taga buhi. So kung ano natin, mapapansin natin, lalong-lalo na kapag mga deliveries, dito pa lang sa Iriga, controller checkpoints na na-check na natin, na dedecon, nasa-sanitize na natin yung gulong. So kaya yun, wala doon na checkpoints. Pero ganun pa man, may mga nasisita pa rin kami na bakit hanggang ngayon pa naman hindi pa kayo nagsasawa na ganito ganyan. So pero trabaho natin yung pangalagaan talaga ang isang komunidad, lalong-lalo na malaki po ang bayan natin, nasa 36 barangay tayo. So siya yun sa patuloy na trabaho at hindi nagsasawa. In fact, sa totoo nga lang ma'am, may mga nagkakasakit na rin sa amin. Pero very po, very supportive po ang lokal na gobyerno ng Iriga. Malaking tulong at pasalamat ko rin po sa
sa chief, local chief executive natin, ang mayor, na malaman niya na may nararamdaman si ganyan, si ganito, automatic. In fact, may kasama kami na medyo nalagnat. So, automatic po, pina-check namin, pina-test namin. Awa ng Diyos, ma'am, wala. Negative po yung karamdaman na sabi nga nila is ini-expect natin. Pero negative po yung test. Siguro, sabi ni Doc, pagod, over-exhaust na. Kasi March pa hanggang ngayon, nandoon kami. Nandyan yung lokal na gobyerno, nandyan mga volunteers natin. Hindi rin nagsasawa na tumutulong sa PNP. Okay. So sir, ang Iriga City po ay mayroong 36 barangays. And karamihan po dito, sa mountain, may mountain unit, may river unit. So, dito po sa seguridad ng 36 barangays, paano natin po sir minamando? Lalo ngayon nakatutok po tayo dito sa pandemic. So, equally distributed ba yung Philippine National Police? May mga naka-assign po ba na at least isang police, isang barangay na pwedeng maging focal person ng barangay? Sa sistema ngayon, ma'am, na nagkaroon po tayo ng COVID-19 operational assignments. Ang 36 barangay na yan, may mga kontak po ako sa barangay. Isa yan. May mga pulis na na-assign. Kanya lang, yung mga pulis na yon nakatutok ngayon sa kanya-kanyang task. Mayroon tayong quarantine facility na kung saan may security tayong idinideploy doon. Sa ngayon, ang Iriga City po ay mayroong tatlo na quarantine control na mini-maintain po, plus tatlong border control. So, sa 36 barangay na yan na nakapaloob po sa Iriga City, medyo sabi nga is malaki-laki na responsibilidad. Pero awa ng Diyos, ma'am, very active at supportive naman ang mga barangay captain dito. So from time to time, yung lahat na inaabot ng patrol car, inaabot natin. Yung hindi, sometimes tinatawagan natin, may mga contact tayo doon. Malakas pa rin po ang ating network pagdating po sa maintain ng peace and order po, ma'am. Okay. Sir, kumusta po yung coordination natin sa Philippine Army? Dahil alam natin na may mga detachment or lugar, yes, sa Iriga na mayroong nakabantay din po na mga member ng Philippine Army. Pagdating po naman sa coordination ng Philippine Army, actually, I am always coordinating with the Philippine Army na nakabase sa atin, sa San Pedro. So, palagi kaming nag-uusap, palagi kaming nagte-text ni Commander doon. And at the same time, yung Commander nila na nakabase po sa Pili, kausap ko rin parati si Captain Urbano yata yung ma'am, Kapitan. So, palagi kaming nag-uusap. Actually, last week, kahapon, nagte-text, coordinated lahat ang galaw natin doon. Hindi lang po yan, ma'am. Ang Special Action Force ng Nyerba, kung saan nakabase sila doon, kapag nangangailangan kami, nandyan sila. Automatic po na nagpapadala ng team, isang section, and very much willing po siya na tumulong sa atin. Nandun yung SAP. Hindi lang yan, nandyan yung second company. Nandyan ang second company, nakabase po sa Nabwa din, kay Colonel Alayan, na kung saan anytime po tumutulong po sila sa maintenance of peace and order. Hindi lang po sa bayan ng Iriga, kundi of course sa Rinconada area po, ma'am. So marami po ang katulong na coordinated ng opisina natin. Okay. Sir, aside from LGU, yung Philippine Army na nagiging katulong natin, and yung mga pulong barangay, may mga grupo po ba na sumusuporta po sa Philippine National Police? Say for example, group of businessmen, mga youth, kumusta po ang suporta nila? Mayroon po, ma'am. May mga samahan po na or grupo. May Peace and Order Council, may Advisory Council, may mga
grupo na kung saan anytime itap sinda nandyan. May grupo pa nga ng shooters, yung shooters ng Iriga City. Isa yun sa malaking suporta. In fact, sa darating ang Linggo, kung tama ang pagkakabanggit ko, may ini-sponsoran silang parang ano man yung orientation ng marksmanship na kung saan lahat sagot nila. So, mga police po ang involved dito, invited yung lahat na mga selected police personnel sa Rinconada area na kung saan ipoprovide nila ng bullet for shooting. Parang orientation uli ito, ma'am, sa mga kapulisan natin. Sir, dito tayo sa anti-criminality campaign ng Iriga PNP. Kumusta po yung monitoring natin, accomplishment natin sa mga anti-illegal drugs, illegal gambling, yung illegal cockfighting, and any other crimes? Kumusta po, sir? Well, sa ganyan, ma'am, campaign against all illegal activities. Sa illegal drugs lang, marami na po tayong positive operation hanggang ngayon. Patuloy pa rin tayong nag-ooperate. May just recently, mayroon tayong na huli na isang 26 years old na babae na kung saan talagang nagbebenta. So hindi po natin kumbaga wala po tayo ditong tinitingnan babae man o lalaki. Basta mali talaga, we implement the law without fear and favor, ika nga. Lahat na activity or illegal activity na namomonitor namin, kinikasing ko muna, pinakikasing ko kung how true. May mga information na pinifeed sa akin, may mga information na itinetek sa akin, may mga information na isinusumbong sa atin na si ganito, si ganyan, sa lugar na yan, ganyan. So, ang ginagawa natin dyan, ma'am, is casing muna, validation, how true, evaluation, kung ang information na yun ay totoo o hindi. Pag may mga involved na tao, pinapakasing natin yun, surveillance. And then, kapag positive na, yun na, doon na natin ikinakasa. When it comes to illegal gambling, illegal cockfighting, last week, mayroon tayong huli na kung saan nag-i-endorse sila ng isang illegal cockfighting. So, nakasuhan natin yun, ma'am, 15 katao, nakasuhan natin yun lahat. At yan ang pakiusap ko sa mga kababayan ko na nasa area. Anumang illegal na, o anumang aktibidades na illegal ay hindi natin ito pinapayagan. So, mag-isip-isip po kayo dahil oras na mahuli ay talagang wala. Ang gagawin natin is demanda talaga ang mangyayari. So, malaki po ang fine or multa para pansamantalang makalaya po ang isang nahuli sa ili sa pasugal. Okay, sir, dito naman tayo, sir, sa BMI. Kumusta yung adherence ng Iriga City Police Station personnel para ma-achieve yung BMI? Sa BMI, Body Mass Index, ma'am, ika nga. Alam mo, ang instruction, sabihin na natin na instruction ng ating Chief PNP. Kung hindi po ako, ma'am, nagkakamali, galing mismo po ito kay Chief PNP. Ito po ang gusto niya sa hanay ng kapulisan, ang internal cleansing, campaigns against illegal drugs, ang AO70, implementation of AO70, at ang panghuli po ay body mass index. Hindi po yan inalis doon sa apat na kautusan na yun. Ako, ma'am, itinuturing ko yun na apat na kautusan sa amin ng PNP para sundin. Kaya hindi po ako doon nawawala sa linya na yun. Palagi po yun na nasa isip ko tuwing nagmi-meeting kami or yung tinatawag naming PICE, na itong apat na kautusan na ito ay stick dito ang ating PNP, na kung saan ay may di rin niya nakakalimutan ang una nga, ma'am, internal cleansing, ang
illegal drugs or any illegal activities, campaigns against any illegal activities. And then yung AO70, yung LCAT, and then body mass index, naulit ko nga mamaan. Yung body mass index po, may programa po kami. Kasi ang body mass index na yan, yung BMI na tinatawag, hindi naman yan kailangan na iasa mo sa programa ng organisasyon. Hindi naman kailangan na iasa mo yan sa gobyerno, kundi ikaw mismo. Ikaw mismo ang ano, ang gagawa ng paraan para mas ma-achieve yung, sabi nga nila is maibalik yung alindom ng isang ng katawan ng isang tao. Ito lang, ito ang height mo, kailangan, ito lang ang timbang mo, ito lang dapat ang bigat mo. So yun yung nakapaloob po sa body mass ano index program ng PNP. So may programa po kami niyan, may polystenex. Ako nga ini-encourage ko yung mga kapulisan natin na sabi ko, wag nating iasa sa programa lang ito. Nandoon yan yung utos, pero kailangan tuparin natin kahit nasa bahay tayo. So, mag-exercise tayo. And then, hindi lang po yan sa pagkain din. So, sir, nauso ngayon yung kamakailan lang yung parang nag-extort siya through sending text messages, panalakan. So, sir, bilang isang chief of police and syempre authority, ano ba ang maibigay natin na advice sa ating mga kababayan? Paano naman alam nila yung gagawin if in case makareceive sila or makatanggap ng ganyang uri ng pananakot? Well, ma'am, actually, nag-post po ako ng ano sa Facebook ng opisina namin na siguro naman nabasa mo po yun, ma'am, or mabasa po yun ng mga friend natin from social media. If ever makatanggap po kayo ng ano, ng text or tawag sa isang hindi kilala at nagpapakilala, oras na humingi yan ng isang halaga, panloloko na yan. Kahit nga sa isang ano, yung mga networking na yan, basta involve ang money dyan, mag-isip-isip kayo. Kasi oras na, sabi ko nga, doon sa text na yon, doon sa tawag na yon, pag binasa mo yon, pag sinagot mo yon, makukonsensya ka na. Oras na narinig mo yung sinabi niya, nabasa mo yung sinabi niya. Pag sinagot mo yan, ay nako, yun na. Pag sinagot mo yan, doon napapasok yung ano na, palitan ninyo ng kuro-kuro, palitan nyo ng kung ano man sagutan. Kaya pag ganyan, huwag niya lang munang pakialaman or ipagbigay alam sa kinauukulan. Sa amin, marami po kayong dapat puntahan. Nandyan ang NBI, nandyan ang opisina ng CIDG, nandyan ang PNP sa lokal na pamahalaan. Lahat po, ma'am, marami po kayong pupuntahan. Pagdating dito sa mga text-text na yan, actually, may mga lumapit na sa akin na nabiktima. Kanya lang, ang iba kasi, sir, bibigyan ko na lang para hindi na manggulo. Yun lang. Ay, hindi pwede sana yung ganun. Para, ano, para mahuli sana natin. Pero scam yan. May mga hotlines po ba tayo sa PNP para naman if in case may mga kababayan tayo na nangangailangan ng tulong ay kailangan nila mag-report? May hotlines po ba tayo? And kung meron man, paano yung pag ano natin dito sa publiko para alam nila? May mga flyers po ba tayo? May mga certain lugar ba na nakikita yung hotlines ng PNP? May mga hotline po kami na nakapost. Siguro ma'am, from time to time, i-post natin yung hotline namin. Kasi pag na-post ngayon sa isang social media account, minsan pagkaraan ng isang araw, dalawang araw, wala na, napapatungan at napapatungan na. So, siguro mayroon kaming hotline actually na i-post ko nga ito. Doon sa lahat na checkpoint noon sa Irigal, nandoon yung hotline namin. Nandoon yung hotline ni Provincial Director, nandoon yung hotline ng Office of the Iriga City Police Station. So, maraming nagtitext. Pero sa pakiusap ko naman, ma'am, sa mga nagtitext, kasi minsan maraming nagtitext sa akin, na mayroong gulong ganito, pag pinapuntahan ko, wala naman. So, minsan na ano rin ako, sabihin natin yung tamang term na naiinis.
nakailang text na sa amin na biro mo yung minsan nang sabi pa nagbabarilan. So ibang usapan na yun pag barilan na lalong-lalo na civilian, pero nung pinapuntahan namin wala naman. So kumbaga isa ka sa manloloko. So kung ganun ang ginagawa mo, sino pang maniniwala sa iyo? So isa yan sa ano, gusto ko ring i-correct na kung gusto ninyong legal talaga, magpakilala kayo, mag-text kayo. Kasi ako po, yung number na tinetext nyo, ako ang may hawak nun. Kaya ko pong itago ang isang dampot na asin sa ilalim ng tubig. So, hindi po kayo maano. Ang gusto ko lang po is magpakilala kayo para legitimate talaga yung information. Kasi sometimes, ang daming tumatawag sa akin, ang daming nagtitext sa akin, sino po ito? Wala na, hindi na sumasagot, ma'am, kung sino. Ang iniisip niya, baka daw malagay sila sa alanganin. Wala kayong tiwala sa amin pag ganun. Confidentiality. So, sir, tanong ko rin, sa mga sitwasyon ngayon na kumbaga minsan yung Philippine National Police ay nagiging kumbaga nasa hot issue, siguro sir, alam mo naman yung mga nangyari noong mga araw, kailan pa bang magtiwala ng mga mamamayan sa PNP? Yes. Of course, ma'am. 100%. Magtiwala pa rin kayo sa atin na kung saan ang pulis talaga, ma'am, nandyan para ano, para i-maintain or panatiliin ang katahimikan ng isang lugar. So, ang sa akin lang, huwag po kayong dalawang isip na ang police is ganito, ganyan. Sabi ko nga, ma'am, habang ako, ma'am, ang nandito, magtiwala kayo at ibibigay ko rin ang serbisyo para sa inyo na kung saan talagang katiwa-tiwala. Ang number po na nandyan, pwede nyo pong i-text direkta po sa akin. So, alisin na natin yung mga kaisipan na noong panahon pa ng mga anong panahon pa yan na kung saan ang pulis ay ganito, ganyan. So, sa ngayon, ma'am, 100% ang sa akin. Magtiwala po kayo sa amin. At sinisigur ko po na ang tiwala na yan ay hindi mawawala. So, sir, salamat. And kung meron akong hindi na itadong na gusto nyo pong sabihin, di pa alam sa akin ng ang sa akin na sa mga kababayan ko po dyan sa Iriga, sa panahon ngayon, hindi tayo doon sa iniisip natin na baka ang iniisip natin normal na tayo. Wala pa po, hindi pa po normal ang sitwasyon. Nandyan pa rin yung MGCQ. Hindi rin inaalis yung word na quarantine. So, if ever masita or makakumit kayo, lalong-lalo na kung ikaw ay 60 years old pataas or 20 years old pababa, mas lalo po ang problema nyo. Sabi ko nga, yung nahuli namin na 60 plus na problema kasi pumasok pa rin yung violation ng Section 9 ng 11332. Aside doon sa committed mo na nahuli ka, violated mo pa rin yung isang batas kasi nga bawal pa rin ang 60 years old pataas sa labas. And at the same time, yung 20 years old pababa. Yun pa rin. So, mag-ingat po tayo sa panahon ngayon. Makinig lang, sumunod lang. Disiplina muna po ang kailangan natin. So, well said. Maraming salamat. Yan po ang ating naging bisita ngayong araw, si Police Lieutenant Colonel Alejandro Longhi. So, magbabalik po kami sa susunod na mga araw dito po sa programang Servisyong Pangseguridad.